Diyos ka maaasahan sa tuwina. Pinagtitiwalaan kita, pagkatapat kang talaga, tinutupad mo ang iyong pangako. Sa pinoy panatag ako, nais mo ikay aking mata mo. Nais mo o isa pa, gusto ko yung may energy, di ba? Yung mga pag ano, yung mga nag-work diyan pag Friday na, sobra yung energy kasi ano na eh. Satsa na. Okay, ah, game. Kamusta po ang Jess? OS? Amen. Ayan, palakpakan naman po natin ng Lord. Nakakatawa, no? Kasi kahit na categorize yung ating attendance kayo, malakas yung papuri natin sa Panginoon. Amen po? Amen. So, yan po. So, ako po, nagpapasalamat ako sa Lord personally kasi nga po, ano na po tayo, no? Nakailan? Parang 2.5 years na ang pandemic, pero salamat sa Lord kasi marami naman po tayong dinaanan, masaya, malungkot, pero still ang Lord kasama po natin. Amen? Amen. O syempre may mga nag-birthday pa, o si Tatay Ray ngayon, si Pastor Ronald, o diba, ang galing ng Lord. Palakpakan naman po natin ang Lord because He deserves it, diba? Ayan. So, naanyayahan ko pong lahat na tumayo. So, ipagpag po natin yung ating mga katawan. Yan. Mag-exercise tayo. So, makibasa po kayo. Bago po tayo magsimula, makibasa po kayo sa atin. Sa ating Psalms 95 verse 6. Basahin niyo po, ah. 1, 2, 3. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Amen. So, yan po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Nagpapasalamat kami sa panibagong umagang ito, Lord God. Karapat-dapat kang purihin, Panginoon. Pasalamatan, Lord God. Sayawan, because you deserve it, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na iwanan namin kung ano man po, Panginoon, yung mga iniisip namin, mga problema, mga kabigatan, Panginoon. Ngayong oras na to, as we stand in this place, ikaw lang iniisip po namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil meron kaming opportunity to praise, to honor you, Lord God. Wala kami sa bansa, Panginoon, na pinipersecute, Lord. Wala kami sa mga undergrounds, Panginoon, kung saan tahimik kami kailangan magpuri. Nandito kami sa lugar kung saan malaya kami makakasigaw, Panginoon. Malaya kami makakataas ng aming kamay. Malaya naming masasambit kung gaano kakabuti sa amin, Panginoon. Kaya nga po, Lord, samahan mo po kami, Lord God, nawa po maging buhay na patotoo at pagsamba ang mga oras na ito para sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen! Yan po. Sige po, ha? Rakpat po natin ito, mga kamay. Yes, Lord!
Lord God, patuloy nga po kami, Panginoon, na magpupuri sa iyo, Lord. Patuloy ka po naming aawitan, Panginoon, sasambahin, Lord God. Tunay nga po, Lord God, na kami po, pag nasa under, Panginoon, ang lili mo, Panginoon, walang pwedeng makagalaw sa amin, Lord. Kaya nga po, Panginoon, sa mga oras na to, Lord, samahan mo po kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you.
Sasambahin ka namin, Lord. Patuloy, Lord, na awitan ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, ulit sa maraming bagay, Panginoon, na ginawa mo sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa mga panahon, Panginoon, na kasama ka namin, Lord. Sa mga masasayang panahon, sa mga matungkot, mahirap, Lord God. Patunay
let's declare. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Tayo po ay manalangin. Magandang umaga, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na inalaw mo, Panginoon, na muli mo kami gisingin, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon, na makapagpuri sa iyo ng sama-sama, Panginoon. Even though, Panginoon, nakakalungkot na yung iba namin mga kapatid sa ibang bansa, sa ibang lugar, wala silang karapatan magpuri. Pero salamat, Panginoon, dahil andito kami, Panginoon, sama-sama nagpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, patawad po, Panginoon, dahil nakakaya, Panginoon, na paulit-ulit lang namin kami nakagawa ng kasalanan, Panginoon, paulit-ulit mo kami, Panginoon, pinapatawad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong grace, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat mo, Panginoon, sa mga struggles, Panginoon, naranasan namin, Panginoon, sa buong pamilya, sa aming personal, Panginoon, at ano pa, Panginoon. Panginoon, na maraming salamat po, Panginoon, dahil inaalam mo, Panginoon, na makaranas kami ng Panginoon. Panginoon, napakasakit pala, Panginoon, pero nakikita mo dun, Panginoon, yung pagiging mabuti mong Diyos, Panginoon, pagiging tapat mo, Panginoon, sa iyong mga pangako. Sa paraan na yung Panginoon, tumatag aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tumatag, Panginoon, aming takbuhin bilang Kristiyano, Panginoon. Panginoon, maraming salamat dun, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, sa aming mga kapamuso. Panginoon, you deserve, Panginoon, ng praise, Panginoon, dahil sa mga healing, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa mga bawat kapamuso, Panginoon, nagkaroon, Panginoon, ng sakit at ano po man, Panginoon, maraming salamat dun, Panginoon.
And Panginoon, inilapit po namin, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, sa iyo, Panginoon. We pray, Panginoon, na maging payapa, Panginoon, aming gawain, Panginoon, walang makasagabal, especially, Panginoon, sa aming mga technicalities, Panginoon, sa aming live stream, sa mga gagamitin. We pray, Panginoon, na maging smooth lang, Panginoon, ang programa ngayong araw, Panginoon, in Jesus' name. Maraming pong salamat, Panginoon, because you deserve, Panginoon, ng pasalamat namin sa iyo ngayong araw, Panginoon. And maraming salamat din po, Panginoon, sa araw to, Panginoon. And patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa gawain to. At walang sawa kami magpupuri sa iyo nang walang humpay dahil you deserve the praise, Lord God. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat, mga kapamuso. Salamat sa Panginoon. Maging sa mga sumasabay po sa ating live streaming, yan, purihin ang Panginoon dahil panibagong araw ang kanyang ipinag-love sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen! So tayo po tayong lahat at bilang i-welcome po natin ang isa't isa, kawayan po natin, Siko, Face Bump, kakanta po tayo sa pamuna nating song leader na si Sister CJ. Yan po. So, ayun. So, ayan, muli welcome sa ating lahat, sa ating ating worship service ngayong araw. So, welcome din sa live stream natin sa mga nanonood. Welcome sa inyo. Ayan. Asa yung partner ko? Ayan. Wala yung partner ko eh. So, ayan, muli, maraming salamat sa inyong pagdalo. Ayan, napakasarap makita na nandito tayo ngayong araw instead of anything na ginagawa natin, di ba? Hintay ko lang yung ano ko. So, ayan, welcome din pala sa mga ano. Nakunguha ko ng mic mula sa stage. Sir, sa alam Brother Tyrone. Ayos lang. Morning pa sa mga naka-live stream. Ay, wala pala. Ito. Hello po. Morning po sa mga naka-live stream. Hopefully, okay pong inyong mga internet connection para makasabay po tayo sa ating worship service. Bro! Sir, ano napapansin mo, sir? May nakikita ka bang bago? Ay, oo. May mga bagong mukha ko nakikita bukod sa mga bagong riband. Oo nga eh. Mga ano eh. Mga naka-LL. Pero for sure, mga naka-LL na yung mga yan eh. Yan. So, good morning po. Well, welcome po sa ating panambahan. At tayo po'y dumadako na sa, ito yung third Sunday, no? Na ito na po yung huling Sunday na magkasama po ang YEA at YP kasi God willing nga po, sa susunod na buwan, face-to-face na po. Kumbaga, unti-unting magbabalik normal na po yung ating panambahan. Yan. Sir, balik tayo, sir. May nakikita ka bang
bago or tago sa paningin mo? Meron nga, paulit-ulit naman to. Kung ano, sabi mo na nga pala kanina. Meron. Welcome po sa mga bagong... Taas lang po na kami ng mga first time po dito sa church. Taas lang po ang kamay. Yan. Yan. Tayo lang po. Okay lang po sana. Taas lang para ma-recognize lang po namin kayo. Pakitaas po kami ng mga bagong punta bagong, sa church. Mga first bagong balik. First time lang po. Yan. Yung so, mga bagong balik, yung umaten na pero bumat. Diba? Yan. Welcome po sa panambahan. Yan. Thank you po. Sir, gusto niyo po makilala yung mga bagong dating sige dito? Sige nga. Please. Mas ba better. Sige. Sa kaliwa ka, sir. Sa kanan ako. Kayo muna. Sige. Okay lang ba makuha ang pangalan niya mo para mabanggit lang po? Tapos tayo lang po kayo, kaway kayo sa camera. Guys, ito po yung sa mga bisita natin na. Kayo po si? Julian po. Julian, taga? Taga ano po. Sir, kambal pala yan, sir. Ay, kambal ba kayo? Kambal kayo, di ba? Kambal kayo. Ay, kambal. So, Julian at si? Julie Rose. So, welcome po natin si Ate Julian at si Ate Julie Rose. Welcome po sa sir, ating panambahan. Sir, dalawa ata yung kambal, sir. Ay, kumakamala pala. Hala, kambal. Okay ko naman, brother. Ayun, ako naman. So, ayun. May nakita ako dito bagong balik eh. Pero umatin na to, ha? Sa church natin. So, pwede ka bang tumayo? Or kasi okay lang nakaano ka. Kung gusto mong tumayo, okay lang din naman. Patayo ka ba? Sige po ka na lang. So, anong pangalan mo, kuya? Wally. Wally. Siya yung nag-invite sa'yo? Si Rick po. Si Rick? Ba't ni ate mo? Charot. Ay, ate mo, hindi ka in-invite? Si Rick pa nag-invite sa'yo? Charot. So, welcome uli, Wally. Tarawan natin. So, ayan. Meron din ako nakita dito. Babae na naman, sir. Yun, praise God dahil marami din na akong Panginoon sa ating mga ano, sa ating samba. Hello, ate. So, ayun. Sino nag-invite sa'yo, te? Kuya Jojo po. Kuya Jojo? Okay. Anong pangalan mo, te? Andrea po. Sikawin ka nga, te, para makita kanila, te. Anong pangalan niya? Andrea. Hindi kinakikinig. Pangalan niya, Antoinette. Ayan. Welcome, Andrea. At ikaw, ate, anong pangalan mo, te? Jenny po, Jenny. Jenny. Ano, sino nag-invite sa'yo? Ito, si Jojo. Ano pong pangalan niya? Jenny. Wow. Mali na naman kayo, Jenny, para pangalan niya. Ayan. So, welcome sa inyong dalawa. Yan. So, ako po ay medyo maglalakad. Baka may nakita akong bago dito. At may ano ako, sir. Meron naman akong na-spot. Sige, bro. Na bagong dating. Yan. Sige, bro. Wala ba suporta dito? Partner tayo dito, eh. Sige. Naka-wireless naman tayo, eh. Oo nga. Sige. So, ayan. Banda dito. May nakita akong bagong attend sa ating church. Hello po, sir. Ano pong pangalan niyo, sir? Kenneth Mendoza. Kenneth Mendoza? Pangalan pala, mayaman, ha? Baka naman, sir. Charot. Ano na ako, eh. Gipit na ako, eh. Charot. Welcome po sa atin. Sino po nag-invite sa inyo? Wow, Miss Eden! Wag na nga. So, ayan, Sir Kenneth. Welcome po sa aming church. Ayan. So, naway makasama namin kayo sa mga susunod na linggo. No pressure po, ha? Pero ina-expect mo namin nandun kayo. Charot na. So, ayan, sir. Baka may nakita ka pa dyan, sir, na bago, sir. Mukhang wala na. So, muli, palakpakan po natin yung mga bisita po natin. Salamat po sa inyong oras sa paglalaan sa gawain ng Panginoon. At ngayon naman po, atin naman po babatiin yung ating mga kapamuso na magdaraos ng kanilang kaarawan. Ha? Yan, bago po yan, tulad nga po nung nabasa ko sa ating program, belated happy birthday po sa ating isa sa ating sa mga elders, si Brother Yo. Ray Bonza kahapon. Yeah. Belated happy birthday Baka po. Baka naman. Yan. Wala bang paramdam dyan? Sabi nga, Thanksgiving niya, napaayos niya yung tricycle, no? Nakaitaan ni Kriel. Wala bang chicha? Susunod naman po, syempre po, ngayong araw, nabanggit na rin po kayo na, ulitin lang po natin, blessed birthday po sa ating lead pastor, yeah. Pastor Ronald Bolesa. Makabahan natin. Happy birthday po. O brother ko, sa darating na bukas po, dalawa naman po, isang magbe-birthday at isang magdaraos ng wedding anniversary. Bukas po ay birthday naman po ni Sister Julie. Sister Julie, nito ka ba? Sister Julie Balasta. Wala siya pero nasa ano siya, nasa monitor. Kaya nga. Yan. Pwede na yun, sir, pwede na. At bukas din po, magsa-celebrate ng 29th anniversary ang mga magulang po ni Sister Faye at ni Brother Sondi, si Kuya Leonardo and Ofelia Lipana. Ayan. Hello, Brother Sonny, Sister Lipana. Wedding anniversary sa inyong mga magulang. Atuloy, bro, sa July 21? Ano tayo eh? Sa July 21, nandito ba si Trisha Casco? Birthday ni Sister Birthday Trisha. Birthday niya, guys, ha? Trisha Casco? So, wala siya kung... At si... Mukhang nanonood naman siya sa ano eh. Sa live, di ba? So, happy birthday, Trisha. So, and si
Si Kuya Patrick Rosimoren, happy birthday din sa'yo kung nanonood ka. Maraming salamat po. At para i-bless po ng prayer, tinatawag po natin si... Si Brother Jury para pangunahan tayo sa prayer. So makiisa tayo sa panalangin. Pero bago po yan, hatiin po natin sila. Bida-bida tayo ngayon eh. So, kay Kuya si Tatay Ray po. At dito si Tatay Ray. Kay Tatay Ray po dito sa Machikiting, kay Owen. Diyos sa linya ni Owen, kasama pa si Ate Diana at si Pastor, ay si Donna to, pati si ay Pastora Ate Jehan. Tapos si Pastor Nad po, kay Tatay Ray hanggang kay Berna. Tapos si Ate Julie po, si kay Jed hanggang kay at kay sarayin po nila Diana Ramuto pati ni Joremel. Tapos si Trisha po sa line po ni si Juliana to, di ba? Si Jel. si Juliana pati sa line po nila nanay po sa likod. Sila nanay, sila Jonah po, si yung sa hirarap po nila Jonah. Si Ate Jonah po. Tapos si Kuya Neil Patrick po, doon sa natitirang row po sa ditong side. Tapos sa dalawa pong, sa couple po, dito natitira pong dalawa, row po sa likod. Nag-gets nyo po ba? O may tanong po ba kayo? So tara, pray na po tayo. Moderator ko lang po ako din na magkuklos. Salamat po. Father Lord God, maraming salamat po kasi kayo po yung Diyos na buhay. At kayo po din, kayo din po ang Diyos na nagbibigay ng buhay po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa bawat kabanata ng buhay po ng bawat isa sa amin, lalo na sa may kaarawan ngayon, Lord God. Salamat po, Lord God, sa mga kabanatang po ngayon, Lord God. Nandun yung pagpapala nyo, nandun yung blessing nyo po, Lord God. At ngayon po, Lord God, dinudulog po namin sila sa inyo, Lord God. Maraming salamat po. Salamat po, Lord God, sa mga panalangin po na nadunog nyo po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa patuloy na papakinig po, Lord God, sa aming panalangin po, Lord God. Nawa po, Lord God, patuloy niyo samahan po sila sa journey ng buhay po nila. Patuloy na lumalim po sila sa inyo spiritually, sa secular na buhay, Lord God. Nawa po, Lord God, maparangalan po nila kayo sa bawat yugto ng buhay po nila. At tinataas po namin sila sa inyo. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name I pray to you. Amen. Salamat po. All right, praise God. So ngayon naman po tayo po ay makakasaksi ng Thanksgiving ng isa sa ating family sa church. Painggan natin at tayo ma-bless sa Thanksgiving ng Credito Family. Pasalamat din ako sa mga sa anak ko, mga lagi na minsan nandito, minsan wala. Salamat din ako sa kapatid ko na palakasin ng kapatid ko araw-araw, mga anak niya. Palakasin din araw-araw din ang asawa ni Gian, yung mahipag ko, yung manugang ko, pamamasada niya sa araw-araw niya. Punta sa pagbabiyahe. Nalang po. Anak kong ibang masabi. Praise God. Praise God. 1, 2, 3. Praise God. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw-araw na paggabay niya po sa amin, sa nanay tatay ko, sa araw-araw na pagpasok ng tatay ko sa trabaho, sa asawa ko po na namamasada, iniingatan niya po yung asawa ko sa pamamasada, at kahit may drive po siya, iniingatan niya pa rin po yung asawa ko. Nagpapasalamat din po ako sa mga tita ko sa pag-aalaala nila sa amin, at sa lahat po ng blessings na dumadating po sa pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po. Praise God. Sa sobrang saya niya, parang gusto ko mag-Thanksgiving, sana tawagin ako. Iyon yung ramdaman ko eh. Si Sister Eden po, sa'yo po. Ayun po na.
ako po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan po, nag-provide siya para magkaroon po kami uli ng family outing nung 14, 15, 16 sa Tanay. So, salamat kay Lord sa provision, sa safe travel. Tsaka kasi, di ba last week, ano halos one week umuulan. Pero nung 14, 15, tsaka 16 morning, ang ganda ng panahon doon sa Tanay. So, salamat kay Lord sa pagbibigay niya ng magandang weather nung time na yun. Lord, kasi kaya kami nag-outing, 70th birthday ni Nanay, at the same time, birthday ni Ken. Nung July 14. So, double celebration that time. Lord, sa, yung safety namin lahat, kasi yung jeep, yung mga lahat na sasakyan na pumunta doon hanggang pa-uwi, kasi nung umuwi, malakas na yung ulan. Salamat kay Lord doon sa bonding ng buong pamilya, tsaka sa health ng mga parents ko. Praise God! Praise God. Brother Tyrone, ikaw naman dyan sa loob. Ayan, okay. So muli, itaas ang ating mga kamay. Ayun. Kitang-kita kung sino yung mga ayaw pasalamat. So okay lang ba? Magtaas na tayo ng kamay muli. Ayaw talaga, halatang halata. Nalamalaloko. Meron dyan. But sa'yo effective sa akin, hindi. So dahil dyan, ayaw nyo makaisa. So sige, so nagpasalamat naman na ang YA since kami naman ang dito, ang assign ngayon. Linggo. So, magkatawag tayo ngayon sa mga kabataan. Pero bago yan, baka may gusto mag-volunteer. Ayan. May volunteer. Ano yan? Signer. Yan. Ako pa yung nagpapasalamat kay Lord sa pag-iingat sa amin sa yung nagkalakas na sa family. Salamat din kay Lord sa pag-iingat kay Papa kasi yun, isang linggo siya nagtrabaho sa malayo, sa Antipol ata. Yan, salamat din kay Lord kasi hindi naman siya na-aksidente yun. Salamat din kay Lord. Kahit na pag-uwi niya, inuubo siya. Salamat kay Lord sa kalakasan na binibigay sa kanya sa pagtatrabaho. Salamat din kay Lord sa sa kagalingan sa mga nararamdaman sa katawan. Salamat kay Lord sa pag-iingat din kay Mama sa pagtatrabaho. Then, salamat kay Lord sa patuloy na pagbibigay sa amin ng financial provision. Yung salamat kay Lord, din naman kami nawawalan. Salamat kay Lord sa kagalingan yun, lalo sa akin yun. Salamat kay Lord kahit na 2 weeks na akong inuubo. Salamat kay Lord kasi di naman siya malala. Salamat doon kay Lord sa yun. Kahit na minsan nakakaramdam na sa akin ng ulo kapag umuubo, salamat doon kay Lord kasi di naman siya di naman siya tumatagal, saglit lang siya. Yung salamat doon kay Lord sa agalingan na binibigyan niya. Yun, salamat doon kay Lord sa mga ginawa niya sa amin, sa buong pamilya. Yun lang pa. Praise God! O sige bro, meron pa ba gusto magpasalamat sa Panginoon? Ito po, nakita ko bigla Yan. Nakmaser ah. Hello, good morning po. Guys, makilala ko lang pala si Mercy De La Cruz. Kapatid po siya ni Maris. All the way from? Cavite. Yan. Naglakad ka, no? Praise God. Mga umaga. Yan. Siyempre, papasalamat po ako sa Lord sa buhay at sa provision niya sa aming pamilya. Nagpapasalamat din ako kay Lord sa pag-iingat niya sa amin. Kasi, kami mga kapatid, kanya-kanya kami ng lakad, mga pinupuntahan, at kanya-kanya mga struggles. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil siya yung nagbibigay ng strength saka yung grace and yung awa niya sa amin, sa bawat isa. Siyempre, nagpapasalamat din ako kay Lord kasi first time ko nakasama yung kapatid ko dito, biglang nabigla, si Butchoy. Ayun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi parang, hala, sige, tara, punta tayo, sama ka sa akin. Pumayag naman siya. Salamat kay Lord. Praise God. Yes, praise God. O diba, kaboses si Maris, parang kasama natin si Maris ngayon, diba? Kaya nga sir, kalo kasama. Alright, sige bro, kung meron po bang ahabol kasi wala na, dako na tayo sa sunod na bahagi ng ating programa. Meron pa po ba? Baka sa meron kabataan? Pa ba? Isa? Sir, okay lang ba, sir? Tumawag pa ako ng isa, sir, sa kabataan. Sige, kumbasa meron. Kaya ito, sobrang blessed na blessed ako sa batang to. Maaari ko bang marinig ang iyong pasalamat, Rick? Si Rick, okay. Ayaw, oh. Bakit daw siya? Ikaw lang ng Rick dito, Hindi, yun. Salamat po sa Lord kasi natin po si Wally. Ayun. Kasi, praise God po, kasi parang nag-volunteer po siya. Sinabi niya po Ate Jonah, ayun. Salamat po sa buhay ni Wally. Tsaka Salamat po sa Lord sa mga opportunity na binibigay niya sa youth. Ayun, madaming mga ministry na nakukuha. Salamat sa Lord sa mga ginagamit niyang tao para lumapit ako sa mga gawain niya. Ayun, salamat sa Lord sa kalakasan sa amin. May trabaho yung mga kapatid ko, pati yung pinsan ko, ayun.
yung tita ko rin po, ayun, sa bahay lang. Yun po, salamat po sa Lord sa ano, kalakasan po sa kanila kay Papa sa pagtatrabaho. Tsaka po sa ano, sa negosyo po nanay ko, ayun, nandun pa rin. Ayun, salamat po sa lahat-lahat ng provision, ayun. Salamat po sa ano, mga devotion na nababasa, naiintindihan palagi. Yun lang po, praise God. Yes, praise God! So ayan, so dadako na kasi tayo sa ating offering challenge. Ayan. So bali, yung mga hindi nakapagpasalamat, sa mga youth, ah, okay, meron tayong ano, Monday Praise Dignitani. Doon tayo magpasalamat. Actually, ngayon palang araw, sorry ah. Para sa whole, ano pala, whole church pala yung for Monday. So sa mga kabataan, sa mga nasa GC na, pwede tayo magpasalamat ni mamaya. Bago matapos ang Sunday, sana nakapagpasalamat tayo sa Panginoon dahil deserve niya yan. Sa mga kapamuso naman po natin na hindi rin nakapagpasalamat ngayong araw at sa mga nasa live stream, so may pagkakataon po tayo magpasalamat sa Panginoon through our page, so, di ba? Hindi naman po tayo bago dyan, so lahat, sana na lahat tayo nakapagpasalamat. So yun lang, so maraming salamat po sa mga tawag dito, sinagot yung hamon nagpapasalamat sa Panginoon. So praise God sa inyong lahat. Okay lang ba marinig, okay lang bang mag-ana tayo, mag-praise God clap tayo bago tayo magpunta sa offering, okay? In 1, 2, 3, go! Praise God! Alright, so tayo naman po yung makinig ngayon sa hamon na pagbabalik sa Panginoon sa pangunan po ni Brother Ray Bonsa. Magandang araw po mga kapamuso. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pinag-aaralan tungkol po sa financial fitness. At nasa pangatlong araw na po tayo ngayon. At may pamagat po na fear keeps you from God's financial blessing. Ano ang pumipigil sa atin sa pamumuno ng ating buhay? Ano ang pumipigil sa atin na lumipat sa kalayaan patungkol sa pananalapi? Ito'y walang iba kundi ang takot. Sa Biblia po, may mga prinsipyo tungkol sa financial na ginagarantihan ng Diyos na kung ito'y gagawin mo, ay pagpapalain Kanya. Ngunit ito'y nangangailangan ng pananampalataya at dito natatakot ang marami. Dahil takot silang gawin ito sa paraan ng Diyos. Maraming uri ang takot ang makakapigil sa iyo. Isa na rito ay ang pagdududa sa sarili. Nabigo ka sa nakaraan kaya ayaw mo nang subukan muli. Kaya hindi ibig sabihin na nabigo ka, susuko ka na. Ika nga, lahat ay nakakaranas mabigo. Ito lang ang paraan mo para malaman kung ano ang gumagana. Ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao na nagpapatuloy lang sa halip na sumuko. May dalawang alagad na itinanggi ang Panginoong Jesus. Ito po ay si Judas at saka si Pedro. Nakagawa sila ng parehong kasalanan. Ngunit ang pagkakaiba lang ay ang paraan ng kanilang reaksyon sa kanilang kabiguan. Si Judas po ay na-depress at binawian ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, napagtanto ni Pedro na mali ang kanyang ginawa, kaya nanalangin siya at nagsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Pagkatapos pinili ni Jesus si Pedro upang mangaral sa Pentecost at 3,000 katao ang naligtas sa unang araw. Pinili ni Jesus ang pinakamalaking kabiguan sa grupo upang itayo ang simbahan. Ibang klaseng Diyos. Hindi niya pinili ang pinakamagaling. Pinili niya ang tulad ni Pedro. Maaring talagang sira ang iyong pananalapi sa nakaraan, ngunit hindi mahalaga kung saan ka napunta. Ang mahalaga ay ang direksyon na tinatahak ng iyong mga paa sa ngayon. Sa talinghaga ng mga talento sa Mateo 25, ipinagkatiwala ng isang mayaman ang kanyang pera sa kanyang mga alipin bago siya umalis. Pagbalik niya, humingi siya ng account sa mga katulong. Sa 3-2 sa kanila ang nadoble ng pera ng amo, ngunit ang pangatlo ay natakot at itinago ang kanyang bahagi sa halip na magtrabaho at ipamuhunan. Dahil sa kanyang pagkatakot, nagbunga ito ng paggagalit at kabiguan ng kanyang amo at nagsabing, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto
at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Kinuha ng amo ang lahat ng mayroon, ang alipin. Ang takot ay laging kalakip sa hangaring ito na gawin ito sa paraan ng Diyos. Susubukan ni Satanas na hikayatin ka na huwag sundin ang mga prinsipyo ng Diyos para sa pamamahala ng pera. Sa pamamagitan ng pagkatakot sa iyong mabigo o pagdududa, sa iyong kakayahang maging isang mabuting katiwala ng pera ng Diyos. Ngunit kung magtatagumpay ka sa buhay, dapat mong labanan ng iyong mga takot. Kailangan mong gawin ang pinakakinatatakutan mo kapag sumulong ka ng may pananampalataya at sumunod sa mga pamantaya ng Diyos para sa kapayapaan sa pananalapi. Mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos at higit pang mga mapagkukunan at responsibilidad. Sabi sa Mateo 25 verse 29, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Magandang umaga po sa lahat. Isang maligaya, walang takot at walang pagdudula ang pagbibigay. Purihin po ang Diyos. Okay, tayo po ay manalangin para po sa ating tithes and offering. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, kasi you're indeed a generous God, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, kasi walang araw, linggo, buwan na taon, Panginoon, na hindi niyo po kami, Panginoon, business. Salamat po, Panginoon, kasi talagang napaka mapagbigay niyo po, Panginoon, sa amin, sa aming pamilya, Panginoon. Kaya po, Panginoon, sa araw na ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maibalik po namin, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, ang aming 10%, Panginoon, na tithes, and at the same time, ang aming offerings, Panginoon, sa inyo. Patuloy na wisdom din po, Panginoon, sa mga hawak, Panginoon, ang aming kaperahan, Panginoon. Lord God, naman po, Panginoon, patuloy na i-bless you po ang aming JSOS, Panginoon. Patuloy, Lord God, na kayo po ang muna, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, in Jesus we pray. Amen. Hello. Ayan. So, paikuti lang po natin yung Psalms 104 sa mga mag-nais po magulog. Tapos, sa tides po, kung meron pong iikot na ano, ito pala, thank you, attention. Ayan, pwede pong ibigay niyo po ngayon sa inyong tides envelope o yung nga po via e-man, e-wallet, Gcash, tulad po na i-flash po sa ating screen. So, maraming salamat po sa Panginoon sa ating mga Thanksgiving offering na umiikot po ngayon. So, habang umiikot, kanta tayo isang kanta lang, yung sa'yo ko mag-aala, isang paikot lang. Sa mga nakakalam po, sabihin niyo lang po ako, ano? Sa'yo ako mag-aalay, pagpapalang iyong binigay. Lahat na may pag-aari mo, katiwala lamang ako. Sa'yo ako'y mag-aalay, pagpapalang iyong binigay. Lahat na may pag-aari mo, katiwala lamang ako. Ikaw ang Diyos na mapagbigay. Sinakripisyo mo ang iyong buhay, kaya naman ako rin ay mag-aalay, munting handog sa iyong kamay. Ayan, salamat po sa mga offerings po natin na Psalms 104 and mga financial offerings po natin para sa Panginoon. Pero para po dito, paabot na lang po natin yung ano. May nagagalit siya ta. Pakikollect, pakikollect. Pakikollect, pakikollect. Amen. Pakikollect ate mo yan. Ayan, so habang pagpapatuloy pag-ikot, some announcement naman po mula sa ating PCM na pangunahan po ni Sister Diana. Hello, praise. Ayan, so magandang umaga po mga kapamuso. July 24 po, next week, ang ating pong in charge po ay ang WAM, Dad, and 60 Plus po. Then, para po sa
Thanksgiving po. Manggagaling po ito sa pamilya ng Kubakub. Then ang ating offering challenge naman po ay pangungunahan po ng BOD sa pangunguna po ni Sister Ada. Yun lamang po. At mamaya po, 1 p.m. meron po tayong sa YP, YA po sa YP, meron po tayong speaking seminar po, yung how to speak confidently in public. At sa mga WAM naman po, meron po kayo ulit na leadership training seminar. Ayun lang po. Salamat. One, two, sound check. Ayan. So, blessed day po, mga kapamuso. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Kamusta na ang JSOS? Ayan. Ayan. Sa biyaya ng Diyos, sumahataw, lumalago, dahil yan po ay talagang kailangan natin gawin, lalong-lalo na ngayon. Actually, dapat ang Kristiyano po ay hindi tumitigil sa paghataw, sa paglago, para po sa Panginoon. Amen? At para mas humataw pa tayo, tayo pong tumayo lahat. At ipagpatuloy po natin ang ating series na Revival. Napakaganda po nitong series na ito. At alam po natin na last week, talagang kailangan natin personal revival. So, hindi ko na po i-review isa-isa yung mga sinabi po natin. So, kung gusto niyo po na mabasa po muli at meron po tayong weekly bulletin, meron po tayong Telegram account. So, yun. Pwede niyo pong balikan yung ating mga outline doon, yung ating mga weekly bulletin, merong prayer list doon. So, meron din naman tayo sa Facebook, I think, na ina-upload, ano. Pero sa Telegram, makikita nyo po lahat doon. Ando doon din yung link ng ating mga preaching, mga YouTube ano natin, channel natin. So, kontakin nyo na lang po si, ano, si ating secretary, si Sis Diana. So, magda-download lang po kayo ng ano, Telegram. So, maganda po yun. So, marami pong, para madali po natin mabalikan. So, ngayon, topic po natin, last week nga po, is about revival, personal revival. We need personal revival. So, alam po natin na kinakailangan natin na manumbalik yung apoy, manumbalik yung buhay, di ba? From the root word, viv. So, pag sinabi nating revival is muling pagkabuhay, di ba? Muling pagbabalik sigla. So, sa Christianity, spiritual awakening. Dahil minsan po, natutulog ang mga Kristiyano. Pag sinabi nating natutulog ay minsan, napapabayaan natin yung ating spiritual life, nababaliwala natin yung ating relationship sa Panginoon. At ngayon po, at ang result, ang maganda rito, pag ang bawat isa po na membro ng iglesia ay nagkakaroon ng revival, ang church po, nagkakaroon din ng revival. At ito po yung ating topic ngayon, church revival. As a church, JSOSCC, we need to be revived. Tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong presensya po sa bawat isa sa amin ngayon. Kami po ay humihingi, Panginoon, ng paglilinis, pangunawa sa bawat mensahe na ibibigay niyo po sa amin. Panginoong Diyos, we pray for the fresh outpouring, Lord God, of the Holy Spirit, Lord God, as we listen, Lord God, to your message. And as you touch our hearts, Lord God, we pray for the conviction. We pray, Lord God, for the manifestation of the Holy Spirit, Lord God. We really need your Holy Spirit, Lord God. Your fresh visitation, Panginoon. Your revelation, everything, Panginoon, na mula sa iyo, Panginoon. We need your fire. We need your Holy Spirit. Father God, hindi lamang bawat isa ang dapat ma-revive, even, Panginoon, JSOSCC. At ito po, Panginoon, ay kasangkapanin po ninyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umupo. So ngayon, so last week, sinabi natin, may mga palatandaan kung kailangan ba ng revival ng isang Kristiyano. So ngayon, as a church, ano ba ang mga palatandaan na talagang kailangan natin ng spiritual revival? Kung mapapansin po ninyo, no, yung sa outline po natin, apat-apat po yung ginagawa natin. So hindi na po natin dinadamihan para po sumakto po yung oras natin at yung date na kailangan natin na matapos. So ngayon, magbibigay lang po tayo ng apat na palatandaan at titignan po natin, evaluate natin ang church, yung JSOSCC, kung tayo ba ito, kung kinakailangan ba natin. Ang unang-una pong palatandaan na kinakailangan ng revival, spiritual revival ng isang church ay ito po. 1, 2, 3, basa. Yan. Pag sinabi po nating matamlay, ang sama-samang pagsamba sa Diyos, hindi po ito nangangahulugan na marami pong ilaw, masaya na. Hindi po ito nangangahulugan pagka maraming musikerong magagaling ay masigla na.
Hindi po yun na, hindi po yun tinutukoy natin kasi before po may mga ganong misconception nung kami po ay na-expose pa nung dati kasi mga ano eh, parang hindi po talaga kami ganong katalented as musicians dito. So nung na-expose kami sa labas, so ang very inferior kami kumbaga sa talent. So ngayon, yung payo sa amin ni Pastor Joe, so iiwasan natin na, minsan kasi sinasamba yung kanta imbis na yung sinasamba dapat ang Diyos. Naalam nyo po yun, yung nagiging favorite yung isang kanta, tapos pag yung kanta na yun, masigla, pag yung kanta na to, parang, so minsan po, hindi po sukatan ng pagiging masigla ang panambahan, yung mga effects, hindi po yun. Ano po ang sukatan, ano po yung tinutukoy dito na matamlay? Ito po yung attitude ng puso natin. Ano ba ang attitude mo pag ikaw ay alam mo Sunday na? Excited ka ba? Ano ba ang attitude ng church overall pag oras na ng panambahan? Makikita po natin dito sa awit 84 verses 1 and 2. Ito po yung tamang attitude. Ito po yung tamang kaisipan, sabi nga nila, mindset. Diba? Sabi dito sa Psalms 84, 1-2, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Ang ating pagsamba sa Diyos dito sama-sama, corporate worship, number one na reason kung bakit tayo sumasamba, dahil mahal natin ang Diyos, dahil mahal natin ang kanyang templo. At ito po yung isang hamon na iniwan po sa atin ni Pastor Joe, na huwag lilipas ang Sunday na walang sasamba sa lugar na ito. Kahit bumabaha pa, alam niyo po, siguro marami sa inyo alam na ang sikreto, bakit po tumaas ng ganito yung stage? Dahil po sa baha. Alam niyo po, bakit po tumaas yung sa labas? Dahil po sa baha. Pero kahit po bumaha, nung sa dyan po sa labas dati, hanggang dito ko po, nilalangoy po namin yung mga marunong lumangoy. Minsan may mga diaper, minsan may mga ano, may mga, oo, pero magdadasal ka na lang na ano, kasi minsan may yellow submarine sa likod mo. So, pero ganun po talaga, kasi yung po yung hamon na ibinigay sa atin ni Pastor Joe, naayon naman sa Biblia, na dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kanyang templo, hindi lilipas ang Sunday na walang sasamba. At kahit nagkaroon po ng pandemic, walo. So, di ba, yung ano, actually, yung ano yung pinakaunang ondo yata yun. Walo po kami nun. Walo po kami yung nag-worship dito. Sobrang taas. Tapos, inakit yung mga gamit. Ewan ko, kawawa si Pastor, kabubuhat ng mga gamit. Pero, isipin nyo po, hindi po masusukat sa ano eh. Hindi po masusukat yung pagmamahal mo sa Diyos sa kagandahan ng mga effects. Kundi kung ano po yung attitude natin, yung puso natin sa pagharap sa Panginoon. Na kahit ano yung pagsubok na nararanasan, kahit masakit ang nararamdaman mo, pupunta ka sa templo ng Diyos dahil mahal mo siya at mahal mo ang kanyang templo. Ito po yung sinasabi dito sa Psalms 84. Amen? Amen. Sabi pa sa verse 2, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Alam nyo, isa po sa palatandaan na excited ka na sumamba sa Panginoon, eh, tutulog ka po ng ano, maaga. Para hindi ka po puyat. Ito po, real talk po tayo, ano? Marami na po kami nakakausap before. Bakit po sila hindi nakaka-attend sa pagsamba? Dahil napupuyat po sa kalalaro ng cellphone. Diba? Okay sana kung pinagpupuyatan mo, siguro may hinahapit ka sa trabaho, sa, kumbaga, occasional naman siya sa school, pero napupuyat ka sa school and knowing, ay napupuyat ka rather sa ano, sa paglalaro ng cellphone, but knowing meron kang schedule na pagsamba sa Panginoon, priority mo yung pagpupuyat sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. May problema po sa puso natin. Real talk po tayo, ano? Kasi ito po yung kailangan nating i-deal. Sabi nga ng doktor, hindi ka pwedeng gumaling pag hindi mo aaminin kung ano yung nararamdaman mo. Di ba po? Yun ang bilin ng doktor. Huwag kang magsisikreto sa kanya. Pag nagsikreto ka, hindi madi-deal. So ngayon, tignan natin, as a church and as an individual Christian, ano po yung attitude natin? Are we excited every Sunday na pumunta sa lugar na ito? Kahit gaano man kasimple yung lugar natin, di ba? So marami tayong reklamo eh. Which is valid naman po yun, di ba? Valid naman yung mga complaint natin. Ang kagandahan dito, kahit may mga complaint tayo, kasi totoo naman, napakainit sa lugar natin. Diba? Hindi magaganda yung mga upuan natin. But praise God kasi nandiyan dyan kayo. Yun po yung magandang bagay doon. Kumbaga, valid yung mga sinasabi natin. Pero kahit ano yung nararamdaman natin, physically, emotionally, narito kayo. Kaya praise God po. Praise God po sa ating lahat.
sa lahat ng mga narito at excited po tayo na sa August, sama-sama po tayo na sumabas sa Panginoon. Sabi pa rito, sa Luke 10:27, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo. Lahat-lahat. Ito po yung tamang attitude sa pagharap natin sa Panginoon. Isip, puso, lakas. Diba? Lahat ng kabuuan natin, nakafocus sa Panginoon. Yung driving force natin, because we love the Lord. Amen? Salamat po sa Panginoon because you love the Lord. At tignan po natin dito, meron pong larawan dito eh. Ito po, video po ito eh. Meron bang ano? Ay, hindi ata na ano na. So, meron pong, ano, medyo malabo lang po yan, sa China po yan. Sa ito po yung sinasabi po natin. Napakasimple lamang po ng worship service nila. Bawal sila excited sila. Isipin nyo, kakaharapin nila, pwede po silang makulong. Pwede silang mamatay. Sa atin po, wala pa po tayong sa ganong klase ng antas ng pagsubok na hinaharap. So, napakahalaga po dito. Ano po yung para ma-overcome natin yung mga katamaran, yung mga pagsubok, yung attitude ng puso natin. Diba? So, kaya nga, maganda yung prayer ni David. Seek me, O Lord. Search my heart. Diba? Kung mayroon kayong matagpuan na wickedness sa akin, change my heart. Yun po. Kamusta po kaya susukatin natin ng church? Kamusta ba yung ating corporate worship as a church? Matamlay ba o masigla? So later on, maiintindihan natin sa ano, sa ating illustration. Number two, ano po yung pangalawang palatandaan na kailangan ng revival ng church? 1, 2, 3, basa. Yan. As a church, kamusta po ang evangelism and discipleship ng JSOACC. Nung ito po ay ginagawa ko po ito, ako po ang unang-unang tinatamaan dito, pero kailangan talaga natin harapin to. So as a church, we really need to evangelize. As a church, we really need to make disciples of Jesus. At napakasakit po na ano na nung inaaral ko po ito, ako po yung isa sa ano tinatamaan. At kailangan po talaga natin mag-improve. Based on my opinion ko po, we really need revival because of this. Na hindi na po natin nagagawa ngayon talaga ng consistently as a church. Kasi meron mangilan-ngilan sa atin, di ba? May mga malino na programa. Pero as a church, isa po ito na kailangan po natin ibalik. Lalong-lalo na po ngayon na nakakalabas na po tayo. Kasi before, meron po kaming Bible study, no? Meron kaming evangelism, pero nagkaroon nga ng pandemic. Pero meron, kumbaga, kahit pa paano, sabi natin, excuse. Pero, so ngayon po, we really need to evangelize. Kaya kinakailangan po talaga natin ng revival para matupad po natin. Kasi ito po isang huling habilin ni Lord Jesus Christ nung siya po ay nadidito pa sa earth bago po siya umakyat sa langit. At alam po natin, ang huling habilin ay napakahalaga po yan, di ba? Sa isang tao na alam niya na mamamatay na siya, gumagawa siya ng last will and testament. Si Lord Jesus Christ, bago siya umakyat sa langit, meron siyang huling habilin. Ito po yung habilin niya. Alam na po natin yung Matthew 28:19-20. So, basahin naman natin yung ibang version. Sa Mark chapter 16, verse 15, ito ang sabi. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Bawat isa po sa atin ay inatasan po ng Diyos na magkaroon ng evangelism. Ito po ay hindi lamang po trabaho ng pastor, ito po ay hindi lamang po trabaho ng Care Flock leaders, ito po ay tungkulin na ibinigay sa bawat isa sa atin. And that is yung katotohanan. Diba? Maraming examples na po si Pastor Joe na ibinigay before eh. Yung nakapag-evangelize, yung high school dropout na nakapag-evangelize ng attorney. Diba? So, kahit gaano man yung estado mo sa buhay or ano yung background mo, God can still use you. Sapagkat, ang puhunan po natin ay laway. Diba? Pero ang Diyos ang kumikilos. Tayo ang nagtatanim, ang Diyos ang nagpapabunga. Kaya napakahalaga po yung tamang attitude pa rin. Ano po ba yung tamang attitude natin?
when it comes to evangelism and discipleship. Sabi po dito sa Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So ang kausap po dito ni Pablo ay yung mga Romans, Roman Christians, yung mga Christian sa Roma. Kaya yung tinutukoy niya dito, yung mga Hudyo, kailangan sila imaligtas din, at ang mga Griego, kasi sila yung mga prominent na tao noong panahon na yon. At ito po ay applicable sa atin hanggang ngayon. Kamusta po yung kaisipan natin, yung mindset natin, yung attitude natin when it comes to the gospel? Nahihiya ba tayo? Yung takot, natural po yun. Actually, minsan ang takot, healthy po siya. Meron pong takot na healthy. Kasi pag natatakot ka, mas umaasa ka sa Diyos. Mahirap po pag yung sobrang confident ka na. Delikado po yun. Baka umaasa ka na siguro sa ano, sa galing mo, ganyan. Pero yung meron pong healthy na takot na gagamitin po natin para mas umasa tayo sa Panginoong Diyos. Pero yung ikinahihiya, ibang usapan po yun. Iba po yung takot at nahihiya ka sa gospel. Parang sinasabi natin na nahihiya tayo na tayo ay anak ng Diyos. At si Pablo po, talagang alam na alam po natin sa kanyang patotoo, hindi niya ikinahiya ang magandang balita. Hindi siya nahihiya na ipangaral. Hindi siya nahihiya na makulong. Isipin niyo yun, nag-evangelize ka lang, ang turing sa'yo, kriminal. Balikan po natin yung history. Sabi ng mga historians nung panahon nila, ang turing sa mga Kristiyano, mga kriminal, mga salot ng lipunan. Ganun po yung klaseng persecution na hinaharap nila. Pero hindi po sila nahihiya. At ito po yung isang klase ng attitude na kailangan po talaga nating ipanalangin sa Panginoong Diyos. Siyempre, kabilang na po ang inyong lingkod. At naway patawarin tayo ng Panginoong Diyos at tunay na maranasan natin ang revival. Kasi once na po nangyari po ito sa church na talagang yung evangelism ay talagang umusbong. Mamaya po, tingnan natin. Number 3, napalatandaan na kailangan po ng church ng revival. 1, 2, 3, basa. Yan. As a church, kamusta po yung ating prayer? Praise God kasi meron po tayong mga departments, di ba? Yung ano, IPM. Meron tayong Monday to Sunday group, prayer group. Meron tayong Saturday intercession. Napakarami po natin mga, kumbaga, parang formal na ministry. Pero as a church, kasi dumating po minsan yung ano, yung before, matagal na yun, tatambay lang kayo dito para mag-pray. So, later, mamaya ko na lamang po ikikwento. So, basahin po muna natin yung Acts 2:42. 1, 2, 3, basa. So, ang first revival na naranasan po ng Christianity, ito po ay nangyari po dito sa Acts chapter 2. Kasi, bakit po siya revival? Kasi, di ba, very discouraged sila nung panahon na to. Dahil ang pagkakaintindi nila na si Lord Jesus Christ ay dapat maging hari, kaso namatay siya, so nalulungkot sila. Pero, ang magandang bagay dito, nakinig sila sa payo ni Lord Jesus Christ na maghintay. So, ngayon, naiintindihan na nila na hindi kalooban ng Diyos na si Jesus ay maging hari dito sa earth, kumbaga nung panahon na yon. So naghintay sila sa Jerusalem at naghintay sila. At naranasan nila yung tinatawag na Pentecost, yung outpouring of the Holy Spirit. At dito, dahil sa ginagawa nilang klase ng pananalangin, sama-samang pananalangin, talagang kumilos ang Panginoong Diyos. Sabi dito, inilaan nila. Ang sikreto po ng isang lumalagong church ay yung mga miyembro nito talagang naglalaan. Sabi nga ay ina-avail mo yung willingly ina-avail mo yung sarili mo. Available ka. Hindi lang dahil may free time ka, kundi talagang lalaanan mo ng oras. 'Di ba? Parang sa mahal natin, 'di ba? Pagkamahal natin, meron tayong ano, a date naman tayo, ganyan ganyan. So babaliwalain mo muna schedule mo para mapagbigyan mo naman yung love mo. 'Di ba? Kasi naglalambing eh. Ganun din.
magsasadyain natin na maglaan ng oras para sa Panginoon. At dito, talagang inilaan nila ang sarili nila. Una, para matuto. Diba, nakakabless po yung ano, yung sa mga nanay, every Sunday, meron po silang pagtuturuan. Then, nagtuturo sila dito after ng samba, leadership. Yung sa mga kids, every Saturday, meron sila. Kahapon, meron yung YA din. Diba, yung bawat department, yung youth. So, sasadyain po natin na maglalaan tayo ng oras. Yung mga careflock sessions natin, para po tayo ay matuto. Para tayo ay manalangin dito. Sama-sama bilang magkakapatid, magkakasalo-salo sa pagkain, at sama-sama silang nananalangin. Ito po yung sekreto nila. And even kung babasahin po natin yung history, mga modern history, ang mga church, yung mga lugar na nakakaranas ng pagkilos ng Diyos, lahat po ang sekreto nila dahil sa taimtim na pananalangin. George Whitefield, John Wesley, Billy Graham, David Livingstone, napakarami pang mga kilalang pangalan na ginamit ng Diyos sa makapangyarihan. Pabasahin niyo yung biography nila. They were men of prayer. At ito po yung hamon sa atin. Kamusta po ba ang panalangin natin as a church? Nananalangin lang ba tayo dahil naka-assign tayo? Or because we have the burden to pray? Sasadyain talaga natin manalangin. Sabi dito, when you pray for others, God listens. Pag ikaw ay nanalangin sa iba, ang Diyos ay nakikinig. And you bless them. Diba? Nakikinig na ang Diyos, napapagpala mo pa ang iba. So when you are safe and happy, remember that someone is praying for you. Napakasarap po na ano, diba po, na malaman na mayroon pong nananalangin sa'yo. Diba? Kapatid, pinapanalangin kita. Hindi po, baka iba naman yun, ano? So sabi dito, we never know how God will answer our prayers, but we can expect that we will get as involved in His plan for the answer. If we are true intercessors, we must be ready to take part in God's work on behalf of the people for whom we pray. Tayo po ay nagiging bahagi doon sa pagpapala ng tao na pinapanalangin natin. Ito po yung sinisikap na gawin ng ating mga elders every Sunday afternoon. Nire-reach out yung mga tao na nangangailangan ng panalangin. And as a church, ito po yung kailangan nating gawin. Hindi po natin kailangan ng, kumbaga, ng formality na kailangan kasama ka dito. Yung pagkukusa. Isa ito sa mga natutunan ko po kay Attorney Gaw. Di ba po? Sino mga nakakilala kay Attorney Gaw? Minsan kakausapin ka lang yan. Casual, very casual. Bago kayo maghiwalay, pagpipray ka niya. So, yung mga nasa GFA. So, naka-ano pa yun? Naka-Amerikana, di ba? Attorney. Minsan, nagdadampot pa ng basura yun eh. Nakakahanga po talaga yung, kumbaga, yung humility. Then, kakausapin, aakbayin ka. Tapos, pagpipray ka niya. Di ba, nakakabless po magkaroon ng ganong klaseng amo. Kasi, amo ko po siya before sa GFA. Tapos minsan may ano pa, minsan may pakimkim, mga ganun. Yan, di ba maganda yun, may ano, may prayer and ano, may prayer and blessing financially. So yun. So napakahalaga po, ibalik natin yung init ng pananalangin. And number 4, ano po yung palatandaan na kailangan po ng church ng revival? 1, 2, 3, basa. Yan. Isang bagay na present po. Napapansin ko po sa lahat ng church. Kasi wala naman po talagang perfectong church. Yung nakaraan, meron po akong kausap na ano, na kachat ko. Itong last week lang, pastor po siya na panag-iisip siya na lumipat ng ministry kasi nalulungkot siya sa church nila. Hindi ko na ikikwento yung detalye. Pero isa sa mga reason nga again to, iba yung pagkakawatak-watak. Nakakalungkot po na kung ang isang church na kayo-kayo na lang yung magkakasama, lalong-lalo na ganito, napakaliit na lang. Yung merong hindi nagpapansinan, merong alitan na kahit pagkausapin mo na ay hindi pa rin willing. Kaya napakaganda po minsan, di ba? Minsan may mga open forum nga po na nangyayari eh, sa mga maliliit na grupo. Because tinatry na isettle down. Marami na pong pagkakataon na nagkakaroon po ng alitan, nakagandaan po nagkakaroon ng pagbabati. So dito po, ayaw ng Diyos na ang body of Christ ay maghiwa-hiwalay.
Ang sikreto po ng paglago ng sinaunang church, lalong-lalo na po sa Biblia, ito po, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkakabahabahagi maging sa pagkaunawa. Ang pagkakabahabahagi ay hindi po bahagi ng plano ng Diyos. Sabi pa sa Acts 4:32, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ninuman ang sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Sabi dito, nagkaisa sila sa damdamin at isipan. They were one in mind. Isipin niyo po, di ba, parang ano, sa sports po, ang tawag dito yung chemistry. Sa Tagalog, nagkakaamuyan. Di ba, yung mga naglalaro ng basketball, yung kahit hindi sila nagkakatinginan, biglang i-alihoop yung bola, idadunk, mga ganon. Golden State Warriors yung nakaraan, nung, di ba, yung nag-champion. Yung mga amuyan-amuyan lang. So ito po yung sinasabi dito, bakit po nagkakaroon sila ng intindihan kahit na hindi sila nag-uusap? Kasi yung chemistry na tinatawag. Pero dito po sa atin, bilang Kristiyano, hindi lamang po chemistry. We have the Holy Spirit, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 3, na dapat tayo magkaisa. At ang banal na Espiritu po, yung nag-iisa sa atin. Yun po yung kagandahang bagay dito. Kaya kapag ka meron pong pagkakawatak-watak, pagkakabahabahagi, merong alitan, and knowing na ang Holy Spirit ay nananahan sa atin, nalulungkot ang banal na Espiritu. Because the Holy Spirit wants His church na magkaisa. One in mind, one in heart. Kaya kung meron pang mga alitan, magkaroon tayo ng ano, pag-uusap or meron tayong mag-mediate or unilateral forgiveness. Kusa ka ng magpatawad. Mahirap po pagka meron po tayong dinadala ng sama ng loob, mas kapitin po ng sakit. Di ba po? So ngayon, kaapat na po tayo. So bakit po mahalaga ang revival? Kasi ito po yung binubunga ng church revival. Ano po ang bunga, mga bunga ng church revival? Again, apat po muli ang ating ibibigay. Number one po, basa. 1, 2, 3, basa. Yes. Mas nararanasan po natin yung presensya, yung kapangyarihan, yung manifestation ng Holy Spirit. I think itong panahon na ito, mas lalo-lalo natin kailangan talaga na kumilos ang banal na Espiritu, lalong-lalo na marami tayong mga tanong, Lord, what is your will? Ano yung direction mo? Ang banal na Espiritu po ay present po sa buhay natin. At kailangan po, bigyan natin siya ng kalayaan na kumilos. Diba sabi sa 1 Thessalonians chapter 1, chapter 5, do not quench the Spirit. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 4, chapter 12, verses 4 to 7. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob. Tayo po ay, bilang church, kinumpara po tayo sa katawan. Tayo po ay katawan ni Kristo. At iba-iba po yung bahagi natin. Lahat po tayo na merong banal na espiritu na nananahan sa atin. Meron po tayong specific na calling. At meron tayong spiritual gifts para matupad po natin yon. So, kailangan po natin alamin, Lord, ano po ba yung gift ko? Sa pagtuturo ba? Sa pag-evangelism? Sa prayer ba? Faith ba? Paggawa ba ng miracles? Diba? Tindi nun. Yung healing, vision, alamin po natin. Kasi merong kalooban ng Diyos para sa iyo. Sabi dito sa verse 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit, iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Verse 7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Bilang Kristiyano, kailangan po nakikita sa atin yung bunga ng Espiritu. Ibig sabihin, kailangan po na lumalago. Napakalungkot po kung tayo ay matagal ng Kristiyano at very stagnant po yung spiritual life natin. Sabi sa Hebrews, kailangan, dapat nga karne na yung kinakain natin, hindi na gatas. Ibig sabihin doon, dapat hindi tayo nananatiling baby Christians. Dapat nag-grow tayo sa knowledge,
nag-grow tayo sa ating yung ating pamumuhay, yung moral excellence, sabi nga sa second Peter. So kailangan merong nag-grow, merong transformation every day. Merong pagbabago, positibong pagbabago habang tumatanda tayo sa pananampalataya. Dahil nasa atin ang banal na espiritu. At habang tayo ay nag-grow, ginagamit tayo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu na nasa atin. Dito po, kung babasahin natin ng kabuuan nito, mayroong mga tinawag na apostol, may tinawag na mga guro, may tinawag sa leadership, speaking in tongues, yung vision, sa prayer, iba't iba yung mga kaloob. Alamin po natin, Lord, ano ba yung gift ko? At ito po, nagsisimula po ito kadalasan pag meron pong revival na nangyayari. Later, paliwanag po natin. Number two, ano po yung nagiging resulta pa? 1, 2, 3, basa. Yes. Yan, mas nagkakaroon tayo ng pasanin. Kasi yan po yung problema sa atin, di ba? Hindi lang dahil yung takot kasi na-overcome eh. Yung hiya na-overcome. Kailangan humingi tayo ng burden from the Lord. Yung passion. Yung, di ba sabi dito sa ano? Yung sa Romans, binasa natin kanina, verse 16, na hindi nahihiya si Pablo. Kung babasahin natin yung mga una niyang sinabi, matindi yung pasanin niya talaga. Sabi, ang turing niya na doon, meron siyang obligasyon. Yun na yung turing niya eh. Na kung tutuusin, na parang wala naman talaga siyang, pwede namang wala siyang obligasyon. Pero para sa kanya, obligasyon niya na ipangaral ang salita ng Diyos. Talagang matindi yung pasanin na nasa puso niya. Knowing, talagang alam naman po natin yung background niya kung paano po siya nag-persecute ng mga Christians, yun po ay tanda rin ng kanyang pasasalamat din sa Panginoong Diyos. Ang Kristiyanong tunay na nagpapasalamat sa Panginoon, isa sa mga magiging resulta niya, sisikapin niya sa tulong ng Diyos na ibahagi din yung gospel na ibinahagi sa kanya, kaya siya inaligtas. Lahat po tayong naririto ay napunta po tayo dito, hindi dahil nagkusa tayo. Dahil meron pong nag-share sa atin. Meron ba dito yung yung parang nadaan? Minsan meron pong ganun eh, di ba? Marami na akong napapanood, pero bihirang-bihira siya. Yung nakaraan, meron, praise and worship, yung napanood ko lang sa 700 Club. Tapos pumasok lang siya sa chapel kasi nalulungkot siya. Pero I think, lahat yata dito ng narito sa atin, meron pong nag-share ng gospel sa atin. Tama po ba? Di ba? Dahil meron nag-share. Huwag po nating mamaliitin yung sarili natin na hindi natin kaya mag-share. Magugulat ka kung paano ka gagamitin ng Panginoong Diyos. Dahil tatandaan mo, ang Diyos ang kumikilos sa puso. Kaya ipapanalangin talaga natin, magkaroon tayo ng pasanin. At magiging mabunga po yung pag-iebanghelyo. Sabi po dito, sa verse, Acts pa rin, Acts chapter 2. May verse ba ako naisulat yan? Yun, yung parang nabasa na natin kanina, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipiraspirso na tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ano po yung ginagawa nila? Balikan natin yung verse 46. Araw-araw sila'y nagkakatipon, nagpipira-piraso sa mga tahanan, siyempre nagpipraise and worship sila dyan, nananalangin sila dyan, at ano yung naging resulta? Sabi dun sa dulong verse, araw-araw may nadadagdag sa kanila. Kaya pagdating po sa pag-evangelize, pag-disciple, sa pagtuturo, hindi po sapat na marami kang alam. Ang pinakapuhunan po natin ay yung dami ng iniluha mo para sa mga taong yan. Ang puhunan po natin, yung dami ng oras na iniluhod mo para sa Diyos, ay para sa kanila, sa harap ng Diyos. Dahil kahit gaano kagaling ikaw magsalita, kahit gaano karami kang alam sa Biblia, kung ang Diyos ay hindi kumilos sa puso ng tao, lalong-lalo na sinasabi mo, napakatigas ng puso nito, imposibleng magbago. Pag ang Diyos ang kumilos, tawag niyang conviction, walang makakahadlang. Ang inyong lingkod po, minsan sinabi ko na, kahit kailan hindi ako maboborn again. Bakit po ang inyong lingkod ay nasa harapan?
Dahil pag ang Diyos po ay kumilos at nagbigay ng pangunawa sa'yo, lulunukin mo yung pride mo. Nung naikwento ko lang po, di ba, yung si Pastor John nag-altar call, sobrang nahihiya akong tumayo kasi yung mga barkada ko ayaw tumayo. Tumayo naman kayo para may kasama ako, pero wala pa rin tumayo. Ikatayo ako kasi yung pagkilos ng Diyos, kung tatanungin niyo ko kung ano yung mensahe ni Pastor Joel, di ko na maaalala eh. Pero yung naaalala ko, yung the moment na talagang napakalakas ng pagkilos ng Diyos na kailangan tumayo ka, ipakita mo yung pananampalataya mo. Yung pagkilos ng Diyos, yun yung napakahalaga dito. At ang puhunan po natin dito, yung lalim ng taimtim na panalangin natin para sa kanila. Yung pasanin. Nagsisimula po yun sa pasanin. Na talagang very concerned ka sa kanila. And may the Lord give us that kind of passion, di ba, conviction, para abutin yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. We need revival. Number three. 1, 2, 3. Basa. Pag, ang kagandahan po, pag nararanasan po natin ng revival, ang church naranasan ng revival, mas nagiging maliwanag po yung naisi ng Diyos na ipagawa sa atin as a church. Dito po makikita natin sa Acts 13, nagkaroon sila ng prayer and fasting. Tapos habang sila ay nag-aayuno, sabi dito sa verse Acts 13:2, habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Kailan po nila narinig ang tinig ng Panginoong Diyos? Nagkaroon sila ng prayer and fasting. Ang church na nararanasan ang revival, isa po ito sa nagiging bunga. Mas nagiging taimtim ang pananalangin, nagkakaroon ng fasting. At naway sa August po, meron po tayong 8x3. Kailan ba ang listahan? So, i-announce na lang. Sana po, marami po sa atin magpalista po sa ano, sa 8x3. Yung sa umaga, don't watch. Tapos meron tayong prayer and fasting. And then meron tayong praise, night praise sa gabi. Dahil kailangan na kailangan po natin talaga ang Panginoong Diyos na kumilos. At ang pananalangin po, pag nararanasan natin ang pagkilos ng Diyos sa iglesia, mas nagiging maliwanag, mas nagiging malinaw kung ano ba ang sinasabi ng Panginoon. Kasi, di ba, maraming nagtatanong, paano po ba maririnig ang tinig ng Panginoong Diyos? Marami pong pamamaraan ng Panginoong Diyos. Unang-una po dyan, syempre, ang Biblia. Pero kung talagang seryoso po tayo na maging malinaw kung ano ang direksyon ng Panginoon, kamustahin po natin yung prayer life natin. Di ba, meron nababasa po tayo na 5-minute devotional, pero real talk po muli tayo. Kung talagang nais mo talaga marinig ang tinig ng Panginoon, maging malinaw sa puso mo, 5 minutes is not enough. Real talk po tayo. 5 minutes is not enough. 5 minutes, baka ikaw lang yung nagsasalita dyan eh. Kasi ang pagkakaintindi natin sa prayer, humingi lang tayo ng humingi, magsabi tayo ng magsabi, ang time natin para magsalita ang Panginoon, Diyos, meron ba? Diba? Idagdag po natin yon sa prayer life natin. Lord, I give you time para mag-speak. Mananahimik tayo. Maganda po idagdag po natin sa prayer life natin yon. Kasi ang prayer two-way communication, hindi lang tayo yung nagsasalita, even God. At number one na nagsasalita nga ang Panginoon natin sa Biblia. At marami pang pamamaraan. The more we pray, the more na taimtim yung pananalangin natin, mas nagiging sensitive po tayo sa voice ng ating Diyos. Kaya laliman pa po natin yung ating pananalangin para mas maging malinaw ang tinig at direksyon ng Panginoon. At sa oras ng revival, yun po ay nararanasan po. Isa pa po sa mga resulta ng church revival, ito po, 1, 2, 3, basa. Hindi lamang po evangelism ang bunga ng revival. Nagkakaroon po ng panunumbalik ng mga backsliders. Diba? Kung itinuturing ninyo ang sarili nyo na backsliders, kung meron man sa atin dito, pag nararanasan natin ang pagkilos ng Diyos, babalik at babalik yan. Sapagkat sabi po sa John chapter 10, diba? Ang mga sheep ng Lord, ang mga tupa ng Panginoon, naririnig niya, sumusunod sila sa tinig ng Panginoon.
at walang makakaagaw sa kamay ng Panginoong Hesus, walang makakaagaw sa kamay ng Diyos Ama sa kanila. No one can snatch them out of my hands. Yung sabi ni Lord Jesus Christ, John chapter 10, verses 27 to 29. At pag naranasan po natin yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos dito sa iglesia, dito sa ating church, babalik yung mga nanlalamig. At ito po yung kailangan din po natin. Bilangin po natin yung mga kasama na natin. Isipin niyo po kung ano, kung yung wala pong nawala, ano, walang nawala sa atin. Napakarami na siguro natin. At dahil napakarami na natin, hindi tayo magkasya, malamang kumilos na po ang Diyos para magkaroon tayo ng malaking church building. Sino nakakaalala? Sinabi ng Lord sa atin, di ba? Through Pastor Joe, kailangan taimtim tayo, yung evangelism pa natin, yung pagdami pa natin, para mas mapabilis yung pinagpipray natin na mapalaki yung church building natin. Pero alam mo na po natin, nagkukulang pa po talaga tayo. Di ba? Ito po yung maging hamon at naway ito po yung maging na hindi po tayo makatulog, na hindi po tayo ipagpipray ito. Na hindi tayo papayag, na hindi maging kabahagi sa pagkilos ng Diyos. At naway yung mga nakikinig sa atin online, di ba? Sa mga sa atin dito, siguro, maaring present in the body, pero deep inside, maaring meron siyang nagbabackslide, nanlalamig. Pag ang apoy ng Diyos, ang apoy ng banal na Espiritu ay kumilos, babalik yan. And they will recommit themselves. At next week nga po, yun po yung pag-aaralan natin. Paano po ba natin mararanasan ng revival? Meron tayong acrostic na ginawa dyan. Sabi dito, sa Jeremiah 3:22, manumbalik kayo, mga anak na taksil. Sabi dito sa English, apostasy, yung mga tumalikod. Sabi ni Yahweh, pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. Sabihin ninyo, oo, lalapit na kami sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Sabi pa sa Hosea 14:4, sabi ni Yahweh, pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan. Mamahalin ko na sila ng walang katapusan sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila. Ito po yung hindi po natin na uunawaan ng marami. Naangkala natin ng pagbabackslide napakaliit na bagay. Yan po ay isang uri po ng pagtataksil sa Panginoong Diyos. Pagtalikod po yan eh. Pero gayunpaman, kahit na ganun tayo kataksil sa harap ng Panginoong Diyos, minamahal niya pa rin po tayo. At willing siya magpatawad. Ang invitation ng Panginoon, bumalik ka. Habang may oras pa, bumalik ka na. Mahal kita. Ang turing niya sa atin, anak. Pero kagaya po ng yung prodigal son, di ba minsan dumating po sa buhay natin na para po tayong ganun eh. Akala natin isang simpleng bagay lamang yung paglayo. Pero sa harap po ng Panginoong Diyos at sabi po dito sa Biblia, isang uri po ng pagtataksil, ang pagtalikod sa Panginoong Diyos. At yun po ay masakit. Di ba? Yung uso ngayon, di ba, yung mababasa natin yung mga cheat, sabi nila, mga cheater. Isipin mo na nagtataksil sa iyo yung kalaguyo mo. Ano ba yung pakaramdam? Di ba masakit? At ang Panginoong Diyos po nasasaktan pag tayo po ay lumalayo. Kasi gusto niya magkaroon ng malalim na relationship tayo sa Kanya. Bilang conclusion, ang church revival po, ano po ba? Basahin natin. 1, 2, 3. Basa. Yan. So, tinatawag natin, di ba, yung mga catalyst. Nagsisimula po sa maliit na grupo yan. Hanggang sa dumami ng dumami. Yung parang baga. Di ba, yung nag-ano ka ng tawag na yung uling. Konti lang namin aapoy dyan eh. Papaypayan mo. Basta kahit maliit na grupo na talagang taimtim na nananalangin. Number 2. 1, 2, 3. Basa. Yan. Taimtim na pananalangin. Number 3. Yan. Ang revival po, nagkakaroon dahil ang Diyos ay kumikilos. And dito po, kahapon naghahanap ako ng illustration dito eh. Yung mga stories na naaalala ko before, yung mga nababasa ko, hindi ko maalala. Sabi ko, ba't hindi ko maalala yung mga stories, tapos naghanap ako ng mga libro ni Pastor Joe, yung mga binigay. Wala yung mga book of illustrations.
So, gabi na, biglang pinalala sa akin ng Panginoon. Ang dami mong inahanap eh. Di ba pinaranas ko na yung revival dito sa church? Meron po minsan po sa buhay, kung makakaalala na po, naranasan po natin mismo yung pagkilos ng Diyos sa makapangyarihan dito. Tapos kanina, nung naghahanap, pagkalkal ko ng libro, may nakita akong Book of Illustrations dun sa gilid. Ay, ito pala hinahanap ko. Parang ang gusto talaga ng Panginoong Diyos na ikwento sa inyo kung paano kumilos po ang Diyos dito. Nung maliit pa po yung stage na ito, na hindi pa po tayo ganun karami, minsan po, every Saturday, merong mga kabataan dito. Mga year 2000, hindi ko na maalala yung exact year, siguro 2007 siguro yun. May mga kabataan, pupunta po dito tuwing Sabado. Ang purpose mo nila, tumambay para mag-pray. Diba? Wala po silang commitment. Basta tumambay sila para mag-pray lang. Every Saturday po, meron pong nananalangin dito. Kakaunti lang po sila. Pero nung one Saturday, isa sa mga Sabado na yon, naalala ko pa nga po na meron po akong pasok. Nag-enroll ako, Comsai. Ano ba yung vacation? Yung 6 months. Pero sabi ko, hindi ako papasok. Tinatamad na ako. Sama na lang ako mag-pray. And then, that moment, hindi ko na maalala yung eksakto kung ilang kami. First time na na-experience namin kung paano po kumilos ang Panginoong Diyos. There were outpouring of the Holy Spirit. Kung di ako nakakamali, kasama doon sila Brother Mel, Pastor Rajehan, si Sister Joanne, I think, si Brother Eric. Nagpipray kami noon. Nagkaroon ng gift of vision sa kanila. Nagkaroon na first time naranasin yung speaking in tongues. Yung matinding, yung pag-iyak. Ilam niyo po yung pag-iyak dahil sa pananalangin. Dahil po sa pagkilos ng Panginoong Diyos. And every Saturday, nagkakaroon po ng panalangin hanggang sa dumami po ng dumami yung nagpipray. Hanggang sa nagkaroon ng pagbukas ng mga spiritual gifts. Alam niyo po yung naging resulta nun? Pagkalipas ng mga taon, unang-una po, yung pagsamba sa Panginoong Diyos. Sino makakaalala before, tinatabi pa natin yung mga upuan nun. Dahil hindi tayo magsiksikan, hindi tayo magkasya dito. Dumating po yung ganun na punto. Nandito sila, nasa harapan. Umaalis sila sa upuan nila, narito sila sa harapan para mag-worship. Because they want to express their love, their worship to the Lord. Sino nakakaalala nun? Meron pa nga kaming jump head na tinatawag nun eh. Ayan. Kasi, ang laking tao niya, pero, kung magtatalon dito, di ba? Naalala yata nila Kuya Chris yun kasi yun yung jump head. Yung okay, malaking tao siya, nagtatalon dito. Lalaki. Isipin yun, nung nagkaroon ng revival, kumbaga wala lang hiya, mag-worship kami, pupunta kami sa harapan. Di ba nakakamiss po yun na yung aalis tayo sa upuan natin, sa comfort zone natin. Lord, gusto ko iparamdam, ipamalas, i-express yung pagsamba ko sa iyo, pupunta kami sa harapan. Ginigilid namin yung mga upuan nun. Ano yung nagiging resulta nun? Yung evangelism. Nagkaroon kami ng evangelism ng gabi-gabi, Bible study, sa Bilalo. Sino yung mga nakakasama nun? Kaya nagkaroon ng NCFOM eh, kasi wala na kaming ma-lesson eh. Every day yata yun, gabi-gabi. Nasa kalsada kami, ilang grupo kami, nagba-Bible study, nagkaroon ng youth camp, isa sa mga naging bunga nun, si Sister Roslyn, kasama natin ngayon, di ba? Sa ano ba yun, ano ba lugar yun? Sa May Valley Golf. Basta sa ETCP. So, matindi yung evangelism na nangyayari nun. Nagsimula po yun dahil sa mga, may mga taong nananalangin. Kaya po nagkaroon ng Saturday intercession eh. Kasi, yung mga nagpipray dito, hindi po talaga siya, hindi naman siya yung formal ministry. Basta pumunta lang sila dito para magpray. Hindi po yun because out of formality. At ito po yung inahamon sa atin. Kung yun po ay naranasan na po natin before, why not ngayon? Ang Diyos na kumilos sa mga apostol sa Acts, sa Book of Acts, ay Diyos din naman natin. Ano ba ang kaibahan ng Diyos nila sa Diyos natin? Iisa lang ang Diyos nila at ang Diyos natin. Kaya laliman pa po natin yung panalangin natin. Laliman pa po natin yung pagsamba natin. At talagang magkaroon tayo ng malalim na pagnanasa, pagnanais. Lord, gusto kong maranasan ka. Dahil doon po nagsisimula yon, yung desire mo na maranasan ng Panginoon. Ano ba ang sabi ng Lord? Draw near to God and He will draw near to you. Pangako niya yun eh. Kaya sa ating
mga individual ng ating private moments sa Panginoon, laliman pa natin ng ating pagsamba. Sa ating corporate worship, laliman pa natin ang pagsamba, pananalangin. At ngayon po tayo po tumayo at ipanalangin po, ito po ipanalangin natin yung awitin na like a fire. Na muli maranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Maranasan natin ang pagkilos ng Diyos na makapangyarihan. Maranasan natin yung outpouring, yung visitation. Naway bawat isa sa atin, madiskubre natin kung ano ba, saan ba tayo tinatawag ng Lord? Ano ba yung gift ng Lord sa akin? Naway maranasan muli natin yung merong malalim na evangelism, may malalim na pagdidisipulo, at awitin po natin like a fire. Hallelujah, Lord Jesus Christ. We pray, Lord God, for your outpouring, Panginoon, sa oras ito, Panginoon, at kahit sa mga online, Panginoong Diyos, yung mga kabataan, Panginoon, na nakasama namin before, Panginoon, na nananalangin, nakaranas, Panginoon, ng pagkilos mo. And even, Panginoon, sa mga narito, Lord God, we are praying, Lord, na kayo pa rin ang Diyos na hindi nagbabago. Diyos, noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Lord God, we need revival. We need your Holy Spirit, Lord God. Pour out your power. Hallelujah, Jesus Christ. Come on.
tama to, Panginoon. Ang pagkilos mo, Panginoon, ay nagsisimula sa mga Kristiyanong tunay na gutom sa presensya mo. Tunay na nananabik sa presensya mo. Kami po ay umihingi ng kapatawaran sa iyo. Kung kulang yung pagmamahal ay binibigay namin na nararapat para sa iyo. Holy Spirit, Lord God, we pray, fill this place with your presence. Na every people, Panginoon, na narito at maging Panginoon na nakikinig sa amin. Lord God, we pray in the name of Jesus. Touch us with your Holy Spirit. And we pray, Lord, na tunay, Panginoon, yung matinding pananaginip, matinding gutom para sa iyo, may pakita namin sapagkat tapat ang pangako mo. Sino mang lumalapit sa iyo, Panginoong Diyos, ay hindi mo itinataboy. Sino mang nananalangin, pagbubuksan mo ang pintuan, ikaw ay lalapit. Sabi Panginoon, Jeremiah chapter 29, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. I will be found by you. Father God, we pray for the fresh outpouring of the Holy Spirit so that we might receive, Lord God, revival sa bawat individual na Kristiyano at dito, Panginoon, sa aming iglesia. Father God, salamat po, Panginoon. We worship you, Jesus. Make us hungry, desperate, and longing for you. This we pray in Jesus' name. Amen. Pag-ibig ng ating dakilang Diyos Amang nasa langit, Amang pagpapalat pagliligtas na nagmumula sa ating Panginoong Hesus, ang pagkikipisan, kaaliwan ng Banal na Espiritu ay sumatin lahat upang lumago na tayo individually para maging kabahagi ang bawat isa sa church revival ng JSOCC. Nang sa gayon, dumami pa ang maliligtas at sasamba sa ating Panginoong Hesus. Lahat po tayo magwika ng Amen. Amen. Amen.